Gumagamit ka po ba ng Viagra? Paano po ba ito gamitin? Hanggang kailan po ba ito natagal? Ano po bang mga alternatives na pwede kong gamitin aside sa Viagra? So tara, pag-usapan natin yan. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining. Hello everyone! So, si po again sa Rami FC ang inyong likod. So, for today's vlog, tatalakayin po natin ang isa sa mga request ng ating subscriber. Siyempre, ang napakatagal na nito. Si Sir, alam ko, lagi siya nagko-comment. And ito na po, Sir, ang inyong gustong i-content, okay? So, all about Viagra. So, hanggang kailan po ba natagal tong tinatawag na Viagra? Paano po ba ito gamitin? Ano po ba mga alternatives na pwedeng gamitin aside sa Viagra kung hindi po ito effective? So, samahan nyo na po ako and let's start. So, ano po ba itong tinatawag nilang Viagra? Ang Viagra po, mga madam and sir, it is a drug to treat erectile dysfunction po. So, ano naman po itong tinatawag na erectile dysfunction? Ito po yung mga sakit ng kalalakihan na ano, na nahihirapan po sila mag-maintain, magpatigas ng kanilang ari, opo. So, ibig sabihin po, pag hindi po sila nakakapatigas, nahirapan din po sila mag-engage ng sexual activity. Bakit po? Pag nahirapan po sila magpatigas, nahirapan po silang mag-penetrate sa ari ng mga kababaihan. So, ano naman pong tulong nitong Viagra para sa mga nahihirapan magpatigas? Opo. Katulad nga po na sabi ko sa inyo, tumitigas po ang ari ng isang lalaki sa tulong ng blood flow. Opo. So, ibig sabihin po, yung Viagra, ang tulong po nito, it increases the blood flow. Kapag mas marami po ang dumaloy na dugo papunta sa inyong ari, mas matigas po ang ari ng mga kalalakihan. So, kung ang tanong nyo naman po, kung hanggang kailan tumatagal itong Viagra, ano, so it can last up to 4 hours. Follow-up question na rin po, ano, madam, pag po ba ako nag-take ng Viagra, ano, kasi sabi nyo, it can last up to 4 hours. So, 4 hours din po ba naka-erect o nakatigas ang aking ari? So, the answer is no. Ano, it varies from person to person. Ano ibig ko pong sabihin? Hindi ibig sabihin na sa iyo matigas ng 4 na oras, ay sa kanya ay 4 na oras din matigas. Kasi yung iba pong tao, ano, kung sa iyo 4 hours matigas, or sabihin natin naka-erect yan, yung ibang tao, 2 hours lang po ang ereksyon ng kanyang ari. So, ang pag-take po ng Viagra ay may iba't iba po itong milligram, ano, madam and sir. Meron pong 25, may 50, may 100 milligram. Opo, okay. So, kailangan nyo pong magpa-check up sa inyong urologist, sa inyong doktor, para malaman nyo po kung anong milligram po ang dapat para sa inyo. So, next question po. Madam, kailan po ba pwedeng i-take itong tinatawag na Viagra? Okay. So, kung inalaw po kayo ng isang doktor na pwede po kayong gumamit ng Viagra, ano, so, the best time to take this is what? 1 hour before po kayo mag-conduct ng sexual activity. So, bakit po? Kasi po, yung concentration ng Viagra, nagsisimula pa lang po yung peak noon, kailan? 60 minutes pagkatapos nyo po inumin yung gamot. So, ibig sabihin, baka pag inom nyo, magdiretso na agad sa sexual activity. Huwag muna po, ano, mga madam and sir, no? Maghintay muna po tayo ng isang oras, o bago mag-isang oras, kayo mag-sexual activity, mag-inom na po kayo nito para very effective. Okay, so next question po. Ma'am, pwede ko po ba ito inumin kahit wala akong kinain or kailangan may kinain? So, the answer is, pwede naman po, ano, kahit wala kayong kinain or may kinain. Pero kung sakali pong kakain po kayo, ano, before mag-take nito, mas mainam po umiwas po tayo sa mga fatty foods. Bakit po? Kasi it delays the absorption of the meds. So, ibig sabihin po, kung ang peak po ng Viagra ay 60 minutes or 1 hour lamang po, ano, so tatagal yun. Maghihintay ka bago yun umipekto ulit. Kasi nga, it delays the absorption of the med. So, ibig sabihin, mas mainam na umiwas po tayo sa fatty foods kapag po gagamit na ang Viagra. So, ano naman po, mga madam and sir, yung mga alternatives ng Viagra. So, kung hindi ka po allow ng Viagra, meron naman po tayong tinatawag na Cialis and Levitra. So, ano po bang effect nito? Similar din po ang effect nito tulad ng sa Viagra. So, ang ginagawa po nito, it relaxes that smooth muscle para mag-increase yung blood flow papunta sa ating ari, and then magkakaroon po tayo ng tinatawag na erection. Titigas po ang ari ng mga kalalakihan. So, kung hindi po tayo pwede ng mga ganitong klaseng gamot, meron naman din po mainam na magkaroon ng changes sa ating lifestyle. Like, for example, ano, kailangan natin maging physical active
ano, so kailangan natin mag-basketball, jogging, ano, so yung mga galaw-galaw muna tayo dyan. So next, ano po, kailangan po natin iwas sa smoking, kung maaari, and then lessen din po yung ating, ano, yung pag-take ng pag-inom ng alak, and then yung mga medyo may katabaan, so try to lose your weight, and yung may mga medications na nakakatulong para, hindi nakakatulong, yung mga medications na nagli-lead sa erectile dysfunction, pwede nyo po itong sabihin sa inyong doktor para maiwasan yung tinatawag na erectile dysfunction. Kasi may ipapalit naman po sila dyan. Singit ko na rin mga madam and sir, no, na hindi lamang physical cause ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction ang mga kalalakihan. Pwede din po itong psychologically, okay? So, papaano yun? So, pwedeng merong depression, anxiety, may problema si sir kung bakit siya nagkakaroon ng, ano, ng erectile dysfunction. So what is the bottom line of this vlog po, ano? So Viagra is useful to treat medical condition like erectile dysfunction. Yes po, nakakatulong po talaga ito sa mga kalalakihan na hindi maka-maintain ng pagtigas ng kanilang ari. Yes po. So kung magte-take po kayo nito at allow po kayo ng isang doktor, ano, 60 minutes before po kayo maggawa ng sexual activity, kailangan niyo na po ito. And take note, lamang po mga madam and sir, kailangan po ni sir ma-arouse, ano, para mas maging effective po itong tinatawag na Viagra. And then, kung sakali pong gagamit po din itong Viagra, eh meron naman po tinatawag nga pong medications, lifestyle changes, and therapy para mas maging effective po itong tinatawag na Viagra or sabi natin, mag-deal with erectile dysfunction. So, this would be the end of my vlog. But thank you so much for watching and hopefully na nasagot ko ang katanungan ni sir. So, maraming salamat po sa content and thank you sa mga viewers ko. Maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. Shout out! Binabati ko po si Miss Helen Saibinko from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po, madam! Po si Sir Elmer Dizon from Missouri, USA. Hello, sir! Sana makarating din ako dyan. Hello din po kay Sir Nestor Herzaba from Brunei. I love you too, sir. Thank you so much for watching. So next, ano, babatiin ko rin si Sir Nick Vijay. Sobrang tagal ko na itong subscriber. Thank you so much, sir, for watching. Hello kay Sir Lemuel Continedo from Davao. Hello, sir! Hello din po kay Miss Vivian Padrones from Kuwait. Hello, madam! Thank you so much for watching. Sama ko na rin po si Sir Ben Totsky Jr. Channel TV. Hello, sir. Thank you so much po. Ang ganda ng name nyo. Sama ko na rin po si Sir Norman Lagnada, pero hindi niya sinabi kung taga saan siya. Hello, sir. Din po na si Sir Edilberto Eram. So, hindi niya rin sinabi kung taga saan siya. Pero, thank you so much po for watching, sir. God bless. Sa lahat po ng aking silent viewers na palaging nanonood sa akin, kahit hindi po kayo nagko-comment. So, libo-libo po kayo. Napakaraming salamat po sa lahat ng nanonood. Thank you so much for watching. God bless. I love you.갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없